Bagamat mana, nananatiling inconsistent ang Miami Heat ngayong season sa pagkakapako nila sa ika-7th seed sa Eastern Conference, meron pa naman nga silang tsansa na makakuha ng isang siguradong pwesto sa playoffs gayong 0.5 games lang naman ang kalamangan sa kanila ng ika-6 na Indiana Pacers. Kaya as of now, yan nga ang pinaka-target na makuha ng kanilang kupunan, lalo pat mas gusto para naman nila na dumiretso agad sa playoffs kaysa makipagsapalaran muna sa play-in. Alam naman nga po ng kanilang team na kahit managiiba ang laro ng Miami sa postseason, ay preferred pa rin naman nga nila na maglaro agad sa first round upang si ganon mas maging handa at healthy ang kanilang mga players. Pero kahit anuman nga pong makuhang pwesto ng Miami Heat, hindi pa rin naman ito magiging problema sa kanila as long as mabibigyan sila ng pagkakataon na makipag-compete sa playoffs. So wala rin naman nga silang pakialam kung sino man ang kanilang makalaban sa play-in o sa first round, gayong napatunayan na rin naman nga ng team na ito last year na mas gumaganda ang kanilang performance kapag pressure ang kanilang kupunan. At yan nga ang hawak na alas ngayon ng prangkisa ng Miami Heat. Samantala, simula lamang nga po sa pagtatala ng maliliit na statistical points sa mga nakaraang laro ng Lakers ngayong season, tuluyan na nga pong ipinakita ni Spencer Dinwiddie ang tunay na rason bakit siya kinuha ng kanilang kupunan. Kung inyo nga pong matatandaan, hindi nga ay kinagusto ng ilang mga fans ang naging performance ni Dinwiddie sa mga nakalipas na laro since medyo passive nga daw ito. May ilan pa nga ditong nagsabi na palpak nga daw ang pagkuha sa kanya, gayong halos wala rin naman nga itong naiambag. Ngunit lahat nga iyan sa kanya ay pinasinungalingan gamit ang kanyang napakagandang galaw sa opensa at depensa sa huling laro nila kontra sa Pacers. Maging ang kanyang mga kakampi, lalo na si LeBron, napabilib nito ng sobra. Ayun nga po kay LeBron James, kailangan nga talaga ng Lakers ang ganoong klaseng performance ni Dinwiddie pagdating ng playoffs, kung saan mas agresibo na nga ito. At once nga po mga idol na bumalik na si D'Angelo Russell, gagamitin na nga ulit nila ito bilang kanilang official sixth man, kung saan makakakuha nga sila ng, sa kanya ng instant offense sa kanilang bench na siya ang isa sa pinakakailangan ng team kapag pumasok na sa NBA playoffs. Sa kabilang banda, sa sobrang palpak na naging game plan ngayon ni Coach Steve Kerr, maging si Stephen Curry, Quinnesion ang naging plano nito. Yes mga idol, alam naman nga ninyo na iba't ibang mga klaseng estratehiya na nga ang ginamit nito sa mga nakalipas nilang laban, ngunit ni isa man hindi man lang gumana. Kaya may ilang mga fans na nga po ang matapang na nagsabi na kitang kita na nga na sinasayang talaga ni Coach Steve Kerr ang mga natitirang taon ni Stephen Curry. Maliban nga po sa hindi pagbibigay kay Curry ng sapat na playing minutes para makakuha sila ng magandang rhythm at para mabuhat ang Warriors sa kanilang mga laro, ay patuloy pa rin naman nga itong nag-i-stick sa mga small ball rotation na hindi rin naman nakakatulong para kay Curry na makakuha ng sapat na space para makagalaw ng maayos. Yes mga idol, imbes nga po na big lineup ang kanilang gamitin para makasabay, puro guard lamang nga madalas nitong ginagamit sa kanilang mga laro. Kaya nangangamoy na nga na ayaw gamamit ni Coach Steve Kerr ng mas epektibong lineup na magpapapanalo sana sa kanilang kupunan.